Magandang hapon. Sa News 5 Alerts, pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang Makati Park and Garden dahil daw sa kawalan ng permit. Pinadlock ang gate ng parke kahit na may mga empleyado ng Makati sa loob. Ayon sa Taguig LGU, walang permit mula sa kanilang City Hall ang parke para mag-operate. Ang pagsara raw nito ay alinsunod sa kanilang local government code at local ordinances. Gate pa ng Taguig, sila ang may jurisdiction at karapatang humawak at mamahala sa parke na ginagamit na nga lang daw ng Makati bilang garahe ng mga heavy equipment at tambakan ng kung ano-anong bagay. Pumalag naman ang Makati LGU. Sa isang pahayag, sinabi nitong sakaling sakupin ng Taguig ang parke at kung magkaroon ng karahasan, Taguig daw ang dapat managot. Hindi raw makatao at labag sa batas ang paggamit ng dahas para mangkamkam. Gagawin daw ng Makati LGU ang lahat para maprotektahan at pangalagaan ang kanilang pag-aari. Bukas na ulit sa mga motorista ang bahagi ng Quirino Avenue sa Paco, Maynila matapos maialis ang isang truck na sumadsad. Nalinis na rin ng mga otoridad ang tumagas na hydrochloric acid na karga ng chemical tanker. Bandang alas 4 ng madaling araw kanina nang sumadsad ang tanker sa lugar. Galing Canlubang, Laguna at pauwi ito sa Balagtas, Bulacan nang mangyari ang aksidente. Ayon sa driver nito, naputol ang chassis ng truck sa gitnang bahagi nito, dahilan para bumagsak at sumadsad ito sa kalsada. Wala namang nasaktan sa insidente. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph pati na rin sa News 5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Ako po si Nikki De Guzman at narito naman ang mga balita sa Frontline Weekend mamaya. Bangkay ng batang babae, natagpo ang nakasilid sa sako sa Atimonan, Quezon. Posibleng hinalay raw muna ang bata bago patayin. Sa Occidental Mindoro, isang bagong silang na sanggol, inabandona. At Liza Soberano, pinahanga ang mga Pinoy nang maging presenter sa isang anime award sa Japan. Yan ang iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas, weekend, mamayang alas 5 ay medyo ng hapon.